Mga kapuso, sa mga sandaling ito, makapiling po natin live ang hepe ng Philippine National Police, si Director General Oscar Albayalde. Sir, muli, welcome sa QRT. Magandang hapon po. Yes, magandang hapon sa iyo. Unang-una, sir, ano po ang assessment ng Philippine National Police dito sa isinagawang kinos protesta ngayong araw po ng paggawa, sir? Lahat ng naging protesta natin nationwide are generally peaceful. No? Wala tayong nakuhang report or any incident whatsoever sa iba't ibang mga regions, lalong-lalo na dito sa NCR. Kumpara po, noong mga nakalipas na taon, napaaga po ba, General, yung pagtatapos ng kanilang pagsasagawa ng kilos protesta o tumagal po ba? Ano ang comparison, sir? Sa ngayon, nakita natin ang sa nationwide, meron pang ibang sa mga ibang regions, mga around mga 3,000 na nagrarally as of this time. No, sa ibang region. Dito sa NCR nakita natin na talagang napakaaga. Siguro dulot na rin ng napakalakas na ulan kanina. No, usually yan natatapos mga 7:30 in the evening. Pero as of this time, makita naman natin 4:30 pa lang wala ng tao. Chief, meron ba kayo na-monitor ng mga untoward incidents dito po sa mga probinsya, sir? Wala, wala whatsoever. Wala tayong reports from the different regions ng any untoward incident. General, samantalay na namin ang pagkakataon na ito. Dumako po tayo sa ibang paksa. Kamusta ko yung pag-iimbestiga ng PNP dito sa tatlong pulis na na-involved di umano sa traffic altercation tapos nakuna ng video at naging viral po sa social media? Unang-una, yung tatlo na yan, pinarelieve ko na. Nandun na sa Camp Krame, sa PHAW natin o yung Personnel and Holding Accounting Unit natin. At nakasampa na rin yung kaso sa kanila ng grave threat and other criminal acts. At tinitignan din natin yung liability nila for the violation of the Omnibus Election Code dahil alam naman natin na merong gun ban ngayon. And apparently, meron silang bit-bit na baril but they're not performing their duties at hindi sila naka-uniforme. Yung administrative case naman nila, naka-file na bukas daw magpa-file yung complainant sa pleb. Personally, kayo, Hepe, ano po yung asal ng mga pulis na ito na hindi nyo po nagustuhan doon sa video na yon kung pagbabatayan, sir? Sabi ko nga sa ating mga kapulisan, no, siguro kailangan talaga natin palawakin, no, pahabaan pa yung aming pasensya. No. Bilang isang pulis at nasa serbisyo publiko tayo, I think we should be more patient and understanding dito. Okay. Ilang araw na lamang, sir, gaganapin na po yung barangay, yung SK elections. Kamusta naman po ang paghahanda ng PNP dito, sir? So far, sa ngayon, handang-handa naman yung ating mga kapulisan dyan. No? More or less, mga nasa 80% ng aming strength will be deployed sa mga iba't ibang mga polling centers. Although meron na rin tayo mga binabantayan ng mangilan-ngilan na election watch list of areas o yung mga may incident na gaya sa Abra, sa Bulacan, no, sa Nueva Ecija, meron na tayong mga incidents, ay babantayan natin mabuti yan. All over the country kasi meron tayong mga tinatawag na hotspots na or yung mga watch list na concern natin. Nasa 5,700 mahigit kasi yan. Hepe, karaniwan pagka national and local elections, nagdadagdag po kayo ng mga dinedeploy na police. Itong barangay at SK elections, meron kayong ganong naging kautusan? Yes, meron tayo. Meron tayong mga karagdagang augmentation coming from the Armed Forces of the Philippines. Okay. Papaano kaya makakatulong ang mga kababayan natin? Baka gusto nyo samantali ng pagkakataon, sir, para yung mga kaguluhan ngayong eleksyon ng barangay at ng pang-SK, maibsan, maiwasan at makontrol po natin kaagad, sir. Sa unang-una, yung ating mga kababayan, siguro hindi po dapat gawing very personal itong barangay eleksyon na to. Alam naman natin na talagang kuminsan, pag sa barangay kasi, very personal yan. At yung emosyon natin kasama, dahil kuminsan yung tumatakbo dyan ay kamag-anak natin o kaya mga kaibigan natin. No? Very personal kasi yung nakikita natin kapag barangay eleksyon. So hopefully, yung ating mga kababayan maging professional dito. And of course, no, maging vigilant at alert sila doon sa mga yung mga pwedeng mga kandidato na gumagamit ng mga private armed group o kaya mga gumagamit ng dahas. Kahapon din na Hepe, naging laman po ng balita itong nangyaring pagsabog sa Coronadal City. Sir, baka pwede magbigay kayo ng update tungkol po dito sa investigasyon yung sinasagawa ninyo, sir? Yes, kahapon kagagaling ko lang mismo doon sa Coronadal at tinignan nga natin sa kabutiang palad naman walang nasaktan doon, dalawa lang nasugatan, very minor yung very minor sharp nail lang tinamaan doon sa dalawa. At as of this time, maganda rin yung tinatahak na investigasyon natin. Meron na tayong apat na persons of interest including one female. Nasa tabi ng simbahan na Hepe, ano ho ang nakikita niyong motibo? Well, nakita natin na probably pwedeng na-delay lang yung pag-detonate, no, dahil 12:03, wala nang actually nagbimisa during that time. No, kaya nga yung tinamaan, dumadaan na lang nung pumutok yung IED.
Yung isa naman hindi pumutok dahil medyo nasita ng gwardiya. Kaya na-identify yung may dala ng ID because of the accounts of the witnesses. Samantalain ko na rin, sir, yung kaso naman, hindi umano'y pagdukot sa mga tauhan ninyo, mga pulisu yata at may isang babae pa, General. Yes, marami na rin tumutulong sa atin, nang hingi tayo ng tulong sa mga local chief executives doon, sa ating AKG at saka sa military, undergoing yung hot pursuit operations ngayon. As of this time, yung hinihingi nilang ransom is about 5 million ang hinihingi nila, no? Pero hindi pa natin matiyak kung anong grupo to, pero ang report sa atin initially affiliated din ito sa ASG. Bilang panguli, Hepe, kakamustahin po namin naman yung investigasyon ninyo doon sa pagpatay po sa pare dito sa Cagayan Valley, sir. Meron na ring na-identify na ano dyan. Unang-una, meron tayong ginawang SITG dyan o yung Special Investigation Task Group headed by the Provincial Commander. At ang report nila kanina, may na-identify na apparently ito ay gun for hire. No, yung motive, marami pa rin tayong tinitingnan, including yung of course yung personal na vengeance or galit sa kay Father Ventura. Yung krusada raw ni Father na anti-black mine. Okay, yes, that's one. Although yung minahan doon, matagal nang sarado yon, way back 2014 or 2015 kung di ako magkamali. Baka puso ang hepe ng Philippine National Police, si Director General Oscar Albayalde, sir. Maraming salamat. Good afternoon and good luck, sir.